Magandang umaga mga kasambahay! This is Ira, your munting kasinera. And welcome back to another episode of Cook It Right with Ira. Isa sa mga well-loved Chinese food ang ating ngayong lulutuin. Siyempre, makakasama natin ang chairwoman ng Philippine Chef Society and Blue M Catering and Canteen owner. Walang iba, siyempre, si Chef Tekia Brigole! Tekia! Good morning, Chef! Good morning, bunso! Chef, ito na nga, kasi naalala ko yung mami ko, pinagluluto niya rin ako nito nung bata ako. Pagkagaling ko sa school, meron ng ganito. Oo, siomai. Talagang pinakita niya sa akin ng kanyang love. She showed her love sa pamamagitan ng siomai love for you. Siomai love? Favorite to ba yan? So, yes, Chef. At saka hindi lahat naman kasi alam mo, pagkatinanong natin lahat ng mga bata o matanda, yan talagang gusto nila. Madali kasing kainin, Chef. Madaling kainin at saka yan ang pangmasa. Pangmasa, correct. Pero ngayon kasi tuturo natin, pwedeng pangmasa at pwedeng pang espesyal. Ay, bakit sige, Chef. Bakit espesyal? Kasi may hipon. Ayun na nga. Doon tayo sa may hipon. O, diba? No? Para sa ating pork stream siomai, narito ang mga ingredients na ating gagamitin. Meron tayong ground pork. Siyempre, meron din tayong hipon na binalatan na natin. Meron tayong red onion. At saka meron tayong small carrots na pinino natin, no? Gumamit din tayo ng sesame oil para sa aroma. And then, gumamit tayo ng konting iodized salt. Ground black pepper, molo wrapper para din sa ating pambalot. And then oil kung gusto natin ng fried or kaya gusto naman natin ng steam. So yun ang dalawa, yun ang version natin eh. So Chef, ano pong gagawin natin? Paano po natin gagawin ang ating pinaka mixture? So kailangan lang natin na yung ground pork natin. Lalagyan lang natin siya ng red onion. Ayan, konti lang. Yeah. Tapos lalagyan din natin, halos sabay-sabay lang siya eh. Yeah, okay. Tapos lalagyan natin ng carrots. And then lalagyan natin siya ng pepper. Ayan, yung pamintang durog. Lalagyan din natin ng konting salt lang. Konti lang ha, baka kasi umalat. Umalat. Kasi gagamitan naman natin siya ng soy sauce, ng sausawa natin para pagkaluto na. Tapos meron tayong ilalagay na sesame oil para yung aroma niya. Aroma. Yes, ito yung nagpapabango sa siomai. Tapos, nilagyan na din natin siya ng shrimp. So, meron tayong nakaibabaw, meron tayong nakahalo na. Nakahalo siya. Oo, nakahalo. Busa yung nakahalo natin, ginawa ko, pinino na natin, di ba? Ayan. Ayan. So, hinalo-halo lang natin ng ganyan. Napakadali at napaka-easy. Magandang bonding din to, no, Chef? Oo, kasi lalo mayroon tayong mga wrapper, ganyan. Yes. Yung mga kids at home, pwede silang matuto ng hindi masyado silang mapapasok kasi mix-mix lang tayo. At the same time, natututo sila maging creative. Question ko pang isa, kasi since pwede naman po siyang i-freezer, gano'n naman po katagal yung freezer life ng siomai? So, tumatagal siya hanggang 3 to 4 months. 3 to 4 months? Oo, ganyan kasi yan. Kasi nga, pang-stock talaga yung mga frozen na ano kasi natin yan. So, pwedeng-pwede pala no, sa bahay, Chef, yes, magre-ready na sila ng mga siguro 1 to 2 kilos para anytime, meron pang kulang, pang-snack. Kumbaga, kahit nasa bahay ka, gumawa ka ng mini production mo. Ilagay isa lang muna siya sa ref. Chef, ano na po gagawin natin? So, ayan bunso, nagsalang na tayo, nagpakulo na tayo ng ating water. At dyan natin ilalagay yung ating steamer, yung bamboo steamer. Ngayon, kung mga sa bahay na wala naman silang mga bamboo steamer, pwedeng strainer, di ba yung sa may rice cooker? Meron siyang parang steamer doon, pwede na nilang gamitin yun, di ba? Lalo na yung mga nanay. So, ayan, gano'ng katagal po natin i-steam, Chef? So, nasa 7 to 8 minutes, o maximum na ng 10 yun, yun yung pinaka-maximum, parang luto-luto. Masarap ng siomai. Masarap din to, Chef, no, ihalo sa noodles. Yung mga ginagawa nila na Hong Kong style fried noodles po ba? Tama po ba ako? Oo. Makarami natin pwede paggamitan ng ating siomai. Yung ano ngayon na ating niluto ngayon. At pwede pagkakita ng mga nana. Tama. No, mabilis lang yung procedure natin, mga kasambahay. At mabilis lang din ang naluluto. Yun, no. Ito na ang ating siomai. Maganda, Chef, ito, yes. No, dahil home-cooked ang ating siomai. At saka nakita mo, wala siyang halo. Tama, walang extender. Yes. Try muna natin ng walang soy sauce. Okay, sa habang mainit. Sige, try it na. Ang sarap. Nalasahan ko, Chef, yung... Meron
pagka-fatty siya, yung flavor ng taba ng pork. Yes, okay. And syempre yung meat mismo and yung shrimp. Ang sarap, di ba? Sobrang flavorful. Ngayon, try naman natin with the soy sauce na may chili garlic. Mm-hmm. Chef, ang sarap. Talaga. Saktong-sakto din yung anghang ng ating chili garlic. Mm-hmm. Very flavorful talaga nung siomay. Ang sarap. No? Na-imagine ko to, Chef, talaga dun sa noodles. Na may sabaw. Na may sabaw. Or yung fried rice nga po na binanggit nyo kanina. Oh, diba? Meron na tayong pambaon sa eskwela. Balita ko, Chef, meron kayong gustong i-share sa ating mga siomay lovers dyan. Yes, oo. At siyempre, kung mapapasin mo, nagawa tayo talaga ng special siomay. Kasi nga, ang ating Siyonanay Franchising, yun na yung mga gustong mag-franchise. So, ayan lang, kontakin lang ang Siyonanay. At gusto natin magpasalamat, siyempre, sa ating Lance, kay RM Lims. Chinese buffet dim sum, nakita mo naman ang dami nilang variety ng mga product, no? Dim sum. At saka syempre yung ating ginawang studio, yes, di ba, from RM Lims of Lancaster. At saka syempre sa mga franchising namin from Nueva Ecija to Manila, lalo na yung bagong bukas ngayon sa Aliaga kay Mr. Alfred Domingo and Ms. Rhea Domingo, na bagong bukas at susunod pa yung mga iba. Congratulations sa inyo. Congratulations. Baka may gusto pa po kayong batiin, Chef. Ay, siyempre, naghihintay yung aming Blue M Catering sa Kabanatuan, Paranaque, at yung SM Canteen. Maraming salamat po, Chef Tekia, and mga kasambahay. Ito na po ang ating siomay, very easy and quick to do na recipe sa inyong mga bahay. Samahan niyo po ako ulit next time sa ating Cuisine Adventures. And don't forget to cook with love and cook it right. We'll be right back.